still, ganun pa rin naman sa relasyon. Talagang kailangan yung magpasensya sa mga ugali nyo. Kailangan yung tanggapin kung sino kayo. And respeto. Well, yung first love, last love kasi is girl's love po siya. And super nakaka-excite lang kasi hindi pa po masyadong ni-recognize sa Philippines yung girl's love. Kaya it's very, parang sobrang nakakakaba at the same time nakaka-excite. Kasi nga, binigyan kami ng ganitong project ng ABS-CBN. Bihira! Bihira ang mga ganitong uri ng pagpapakita, pero ABS-CBN at RCD Narratives ay sumugal para ipakita ang kulay ng LGBTQ plus love. And in this case, it's a girl's love. Concon, how do you feel about it? Sobrang happy po. Lalo na, eto, sabi kasi ni Direk Dado, matagal niya nang gustong gawin to. And I'm happy na naging part ako nito. And syempre kila Ms. Roda, Direk Kevin. And sobrang nakaka-excite kasi doon natin malalaman na hindi porke LGBT ka or member ka ng community, wala na yung first love. Hindi mo na ma-feel yung first love. Sabi nga ni Angela kanina, human tayo. So kung ano yung mga na-feel ng mga cis male o kaya ng mga tao, ganun din tayo. May mga first love tayo na hindi natin na-expect na sila pala ganun. Basta. Siyempre, naranasan ko din po yan noon. May nag-think po ako sa isang tao. Siguro ako, nagustuhan ko yung tao kasi, ano ba? very respectful. Ayun. Kasi para sa akin po, parang ano eh. Parang hindi mo naman kailangan ng ideal. I mean, wala yan sa ideal na ito yung gusto mo, ito yung gusto mo. Pag dumating yung taong yun, yun na talaga eh. Pag na-feel mo na na special siya or what, parang ayun na, wala na yung standards mo, wala na yung ideal mo. Ganun. Pero siguro dahil yun naman yung sa umpisa talaga eh. Pagka nagkagusto ka sa isang tao, gugustuhin mo yan kahit anong mangyari. Siguro yung pinakamahirap na lang is kung paano ka mag-stay dahil magkaiba yung ugali niyong dalawa. Pero dahil nga magkaiba yung ugali niyong dalawa, makikita mo pa rin yung good side niya. Ayun, marespeto din, may respeto sa sarili, God-fearing. Siguro... Experience ko. Siguro, kasi dahil nga girl na pareho, so alam nila kung anong kiliti ng bawat isa. Ganun, pero still, ganun pa rin naman sa relasyon. Talagang kailangan yung magpasensya sa mga ugali nyo, kailangan yung tanggapin kung sino kayo, and respeto, communication, and maging genuine lang kayo sa kung ano yung nararamdaman nyo. Kailangan maging open kayo kasi siguro doon nasisira yung isang relationship kapag hindi niyo na open sa isa't isa yung mga nakikita niyong mali. So para sa akin kapag sa GL na ganito, mas emotional siguro. And mas sweet. Pero pareho pa rin sa mga straight na relationships. Pagdating dito, sabi ni Concon, there's an amount of sensitivity because women are grounded on emotions. Do you agree with that? Ako po, hindi ko pa naman po na-try magka-partner ng isang babae. But I think meron din naman talagang advantage when it comes to girls' love, lesbian love, bisexual love. Kasi for me, mas nagkakaintindihan sila. Mas mabuti. Kasi nga, pareho silang babae. Tapos alam nila yung
anong mga dinadaanan ng mga babae monthly, ganun. So yeah, I think yun yung advantage from that. For me, I think yung first love. Kasi yung first love, yun yung parang naging, dun ka mas may madaming natutunan eh. Dun mo nakuha yung pagiging genuine mo sa pagmamahal. Yun, dun mo nakuha yung parang mga lessons. So yeah, I think that's first love. Springboard to getting to know who you are as a lover. Salamat, Kyzha. How about you, Concon? Ako, depende sa tao siguro. Pero yun din, tama yung sinabi niya na first love. Kasi doon mo ma-feel lahat ng una. Doon mo ma-feel yung kung paano ba magmahal. Doon ka first na masasaktan. And for sure, kapag pag sinabing first love kasi parang ang hirap mag-move on kapag first love. Sobrang hirap. Kasi first mo yun eh. Pero last love din, syempre. Hindi ko sure kung paano yung tanong na last love, pero I think pati yung last love din, mahirap din siyang kalimutan. Depende kung paano mo minahal yung tao. Kung paano kayo nagmahalan, kung paano kayo naging masaya, kung paano kayo nasaktan ng sobra. I think ganun. May tatak yung first love, ganun. May tatak talaga siya. Kasi yun yung una mo sa lahat eh. Iiyak ka ng iiyak hanggang sa, okay, kaya ko pala magmahal ulit. Yes.